Fishable Boss sa 8-8-8. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo. Rick de Leon Lima. March 4, araw ho tayo ngayon at Thursday. Magandang umaga, Philippines. Ako po si Big De Leon Lima, dito po sa Servisyong Lubos. Sa 882, magandang araw, magandang balita, magandang mga kaganapan sa kabila po ng dinaranas nating pandemya na napakatagal na. Darating po mamaya ng gabi, 7:30 ng gabi, dyan po sa Billimore Air Base, ang ikalawang bakuna para po sa ating bansa. Ito po ang AstraZeneca. Bagamat may mga, you know, may mga balita po rito ngayon. Alamin natin, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. It's an honor to be with our guest today. Dito po sa ating linya, Secretary Carlito Galvez. Secretary, magandang umaga po. This is Vic Lima, sir. Secretary, good morning. Ako, yes. Teka muna, yung linya natin. Ay, hindi niya. Dito ko lagi. Anyway. Sige, malaman ho natin sa kanya paano ho mangyayari dito, ano ho ang mangyayari sa Sinovac, ano ho mangyayari sa AstraZeneca. Pagdating po dito niyan, still, we would like to remind you, ito po yung bakuna na uubra na po sa 60 and above. 59 and above, let's say. Kasi yung pong Sinovac is 18 to 59. So ito ho, 60 and above. Diba? So pwedeng-pwede na tayo riyan. Tandiyan na! Pwedeng-pwede na ho tayo riyan dahil napakarami na ho ang gusto magbabakuna talaga. Sa nangyayari po ngayon sa mga nagpabakuna nitong Sinovac, maganda-ganda ho ang naging feedback. And the best part is, dumarami ho ang nagnanais na mainiksyonan ng Sinovac. Sabi ko nga, di ba sinasabi ko noon eh, baka mami at the end of the day, Sinovac ang pinakamabisa eh. Di ba? Huwag ho tayo maging brand conscious, ika nga. And dito po sa mga nagpabakunang ito, sa mga opisyal ng pamahalaan, para sa akin, pero para sa akin, wala akong nakikita mali eh. Di ba? Ang mga tao naman, unang-una, sila po ay pwedeng magsilbing influencer because we're having a problem in convincing the people na magpabakuna ng Sinovac. Pwede po silang maging malaking-malaking factor para maingganyo po ang ating mga mamamayan na magpa-eleksyon. Hindi ba? Para mainganyo po natin ang ating mamamayan. Wala pa. Okay, mainganyo ang ating mamamayan para magpa-eleksyon. Second, ako, sa akin lang po ulit. Pwede ko po silang i-consider na frontliner. Hindi ba? Why? Naku eh, Diyos ko, libo-libong tao inaharap nila araw-araw eh. That's okay. Hindi ba? Kita niyo yung kay Congresswoman Angelina Tan. Andahin pumalag. Doctor Who yun eh. Doctor Who yung anak niya eh. At dun ho sa paggamutan, depende ho sa paggamutan yan, depende sa establishmento yan, dahil may mga katwiran nga nung araw, babakunahan ko yung empleyado ko. Uuwi siya sa bahay, yung pamilya niya, walang bakuna. O, magdala ka rito ng miyembro ng pamilya mo, mga tatlo. I-ineksyonan natin yan libre. Ganun dapat. So there's nothing wrong. Ineksyonan si Congresswoman Angelina Tan, fine. Dependent siya, nanay siya eh, ng doktor eh. Pangalawa, doktora ho siya. Okay, tapos na tayo pa doon. Wala na yun, wala nang big deal doon. Okay na yun, pambira, naputol yung linya. Baka mobile, sayang. Ma-interview natin sana si General Carlito Galvez, si Secretary. Napakasarap pong interviewin ng taong ito. Naku, ang dami po nating mapupulot sa kanya. Parang bagang, alam mo, ito yung mga taong gustong-gusto ko makapanayam eh. Na parang nakakagaang ba ng loob? Diba, schedule mo rin si ano? Angela? Okay, Secretary Carlito Galvez, magandang umaga po. Big Lima here, sir. Magandang umaga po, Sir Lima. Magandang umaga po. Naku, sabi nga ho ni Karen kahapon, huwag niyo na akong tawagin, ma'am. Big na lang po, sir. Big na lang po. Anak din po ako ng official ng militar dati, General. Opo, sir. Opo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, General. What will happen now? We have Sinovac, we have AstraZeneca tonight. Paano po ang pukulan nito? I-deliver sa ospital na kulang? Idadagdag sa mga ibang ospital na wala pa? Paano arrangement, General? Ang gagawin po natin ito ay yung distribution nito ay dinidelivery po yan ng NITAG at ang ating expectation ay i-augment po natin yan sa mga ospital po natin dahil kasi yung ating Sinovac na vaccine na 500,000 at almost 100,000 sa unprocessed
ay kulang po talaga yun kasi ang ano po natin, ang kailangan po natin para lahat po ng hospital ay maroon po magkaroon po ng tinatawag ng vaccination kompleto, yes, ay 1.7 million. Opo. Oo. So sa ngayon po pagkapagsamahin po natin yung 600-400, that only 1 million. So we still need 700,000 doses. Opo, opo. Mm-hmm. Mga more or less, mga 1 million doses. Mm-hmm. Para makano po tayo ng ano po, na makano pa ng makadagdag para mabukurahan po natin lahat ng headquarters. Oo. Alam nyo, concerned din ako dun sa mga sundalo, General. I've been to a lot of kampo ng militar nung araw. Yung mga nasa pilbaga, yung mga nasa bundok, yung mga walang access sa syudad. How do we reach them, General? Paano po gagawin natin nun? Ang mangyayari po, pagka once natapos na po natin ang health workers, senior citizens, and other frontliners, ay ano po tayo sa ating tawag na sa mga security tech. Pero sinasaan po sila, A4 na kategory. We are talking about senior citizen na mga medical health worker, General. Secretary. Opo, kasi nakita po natin na yung ating almost indications po dun sa, ano, sa EUA po ng ano na ano ba, is ranging from 18 to 59 years old. Oo nga eh. So, isa sa mga recommendation ng ating mga healthcare workers dapat po yung senior citizens na 60 and above na nagtatrabaho po sa hospital ay sila po ang magiging priority po natin. Correct. With what's happening now, Secretary, yung nangyayari ngayon sa Sinovac, napakaraming nagpa-injection, including you, dumami ho ba ang nagnanais magpa-injection ngayon? Now, and not to mention, meron ho mga report na sinasabing AstraZeneca, hindi ho sakop yung bagong variant. Hindi ho kaya mag-shift ang attention sa Sinovac this time, General? Nakita po natin sa awa po ng Diyos, nung nagkaroon po tayo ng vaccination sa UP, at saka sa ibang lugar. Correct. So, tumaas po yung ating tatawag nating hit. So, ang mangyayari po ngayon na nakita natin, natutuwa po kami dahil kasi yung distribution po namin ng Sinovac, nag-full na po dahil kasi marami pong hospital yun na humingi pati private hospital po, humingi na po ngayon. Oo. So, ang ano po natin, pampuno po natin itong AstraZeneca. So, yung mga hindi pa po nakakaroon ng ano, idadagdag po natin ito. Oo. If we are receiving 500,000 AstraZeneca, ibig sabihin yan 250,000 katao. Tama? Opo. Higingan po natin kasi kung ating 600,000 ay 300,000 po ang divided by 2. So more or less 500,000 na po ang ating mababakunahan. Oo. Secretary, kung kunyari naubos na yung mga nasa priority list, naubos na yung mga, what do you call that, yung substitution list, meron pa tayong sobrang bakuna, ano ho mangyayari sa sobra? Nakikita ko po, baka hindi po sa sobra yung bakuna sa ngayon po. Sa ngayon, kulang pa. Kulang pa rin po eh, dahil kasi nakita po natin na pagka po dumagdag yung AstraZeneca, 1 million po yun. Dumating pa yung 1 million natin na Sinovac na pinrecord natin this March. 2 million, we'll be needing 3.4 million or 4 million para sa ating healthcare workers. Baka hindi po sumobra. So, ang mangyayari po, baka kung makikita po natin pag April, at meron na po tayong sumusobra na stockpile, gagawin na po, next priority na po yung mga senior citizen, yung mga vulnerable sector, and then yung mga, ano natin, yung mga frontliners, yung ating mga militant soldier, yun na po ang magiging priority po natin. At sana, no, ipanalangin po natin na maging tuloy-tuloy yung pagdating ng bakuna. Most especially, you're living for India, Secretary, right? Opo, I'm living for India next week, and hopefully, maklose namin yung, ano, yung aming contract sa Novavax. Ang kukunin po natin is 30 million. 30? Opo, 30 million. Wow. And then, we are shifting na meron pang another 15 million for our private sector and also the LBU. So more or less, ano po natin, ang aming contract, 45 million. Oo, kulang 50 million. Ilan ho ba ang target natin, Secretary? To be honest, ilan ang target natin makuha ang bakuna? All in all? Ang all in all po, ang inano po tinatarget po natin is 148 million. Kasama na po ang COVAX para mabakunahan natin 70 million na Pilipinas po natin. Okay, yun ang so, kailangan. Yun po ang tinatarget po natin. Can we achieve that? Kaya ho natin yon yung 148? Kaya po natin po yun. Nakita po natin ang nag-visit po tayo sa 7 manufacturer. And they have also own sources. And yung volume po nila
ay makakabuo po tayo ng 148 to 160 million. Wow, and that will cover already, that we can reach already the herd community na 70%, no? Opo, opo, yun po ang ating pinakana po natin na makuha po natin ang herd immunity within the year or maybe the second first semester of 2022. Oo, sana matapos natin kahit this year, ano, para maganda-ganda opo naman ang Disyembre natin, Secretary. Opo, yun po ang ating inano po na ating mahal na presidente na at least magkaroon na po tayo ng confidence at mag-open na po tayo ng ating economy at ating face-to-face education system natin. Correct, correct. Anong balita sa iba, sir? Yung Pfizer, yung mga ibang bakuna? Ongoing pa rin ang negotiations at yung WHO na naman nangako naman po na baka po dumating po yung ating pangako nila na Pfizer po dito sa COVAX. Oo, at kayo ho'y nagpa-injection na, Secretary, di ba? Opo, opo. At magandang balita po, wala pong side effects. Maganda po yung pakiramdam ko. Opo. Oo, Diyos ko, sa bala nga, hindi po kayo takot eh. Sa karayong buba, hindi kayo takot, Secretary? hindi naman po. Secretary, I'm so proud na na-interview ko kayo. Matagal ko na kayong gustong kapanayamin dahil alam nyo, sa puso ko po, mahal na mahal ko po mga sundalo. Mahal na mahal Marami ko po mga sundalo. Secretary, you stay safe together with your family. Dagdagan po natin ang panalangin. Good luck, sir. At sasama ko po kayo sa akin panalangin. Secretary Carlito Galvez, sir. Maraming salamat po at mabuti pong po tayo lahat at nandito na po ang bakuna. Maraming salamat. Yes, po. Sir. Thank you. Secretary Carlito Galvez. Very good, yes. Very good. Mission accomplished. Huwag na natin abalahin masyado si Secretary Galvez. Maraming gagawin yan. Oo nga naman, Ramon, hindi siya takot sa bala. Sa karayom, hindi rin siya takot. Kala ko takot siya sa karayom. Di ba? Maraming salamat po! Secretary Carlito Galvez, we are trying to reach 148 million pa lang. Ngayon ko lang nalaman yon. 148 million. Tama, no? 148 million bakuna. Yun, covered na yun. Maabot 148, 160 yata ang ating inaabot. So, makocover na po natin yun. Yung 70% na herd community, herd immunity. Hindi ba? Nagnito ko, immunity, no? Hindi ba? Oo, para sana matapos. Pero alam nyo, with the likes of, hindi ba? Si Pangulong Duterte, naiinip na rin po eh. Sa tulak po na ginagawa ngayon ni Senador Bongo. Ha? Hindi ba? Kung gusto po natin ma-achieve, itong ako, panalangin ko, si Secretary Galvez gusto rin yan. And I'm sure the President also would like this. Na sana abutin ng bago matapos ang taon, ma-reach natin yung ano eh. Kaya nakita nyo, kita nyo yung susungin. Kita nyo, si Secretary Galvez, nagpa-iniksyon. Pupunta pala ng India. Mas kailangan niya yun. Kailangan niya yun, di ba? Kaya with the likes of Secretary Galvez, and yung Senador Bongo, nagbigay na naman ng magandang balita kagabi. Nag-news ka sa ako sa kabila, may breaking news. Darating ang AstraZeneca bukas ng gabi, sabi ni Secretary Bongo. Yung mga ganon tao na, hindi ba? I'm sure, silently working. Itong si Senator Bongo, of course, including Secretary Duque, Secretary Galvez, para, hindi ba, gapangin yung ibang mga pharmaceutical company abroad na gumagawa po ng bakuna para po, hindi ba, yung wag maputulbaga yung dating. Yung ano, walang patid yung dating ng bakuna. Kasi once na walang patid yun, mabilis na may tuturo, mabilis matatapos ang mga medical frontliner, mabilis na matatapos lahat ng sundalo at mga polis, mabilis matatapos ang mga priority hanggang sa makarating na po sa masa. Hanggang sa makarating na po sana, kung may awaan Diyos eh, yung bagang dumating yung panahon na pwede nang i-over the counter. Hindi ko alam kung pwede yun, ha? Eh, kaya nga sabi ko, sa awa ng Diyos eh, ma-over the counter na yung ano na yan. And I'm sure these people are not stopping to work. Di ba? Gumagapang po yan si Senator Bongo. Tinatrabaho po niya, nakikipag-ugnayan niya. I'm sure, may nagbalit, nakikipag-ugnayan niya sa ilang mga pharmaceutical. The likes of Ambassador Babe Romualdez. My God, he was the one that siya yung very instrumental dito po sa Astra. Di ba? Tinrabaho niya yan dati. Ito na po ngayon. Nagdadatingan na. Ika nga, when it rains, it pours. Di ba? When it rains, it pours.
Maraming salamat po, Pangulong Duterte. Maraming salamat po, President Xi Jinping. Maraming salamat po, Senador Bongo, for doing all these things para sa ating pong tao. Malasakit nga eh. Secretary Galvez, Secretary Duque, maraming salamat po sa inyo. Babalik po, servisyo nyo po sa 882. Mamaya tayo babalik, may report pa eh. Ikaw talaga, hiyas ho. Ayaw nyo pang ko, lusod ng Maynila. What's happening, aya? BWIZ Patrol! Baby, maganda ka pa sa umaga. Oo nga. Ganda lalaki mo. Oo nga. Maliwanag ang aking bumbunan eh. Anong balik sa alaala ko yung mga kanta na yun, Sampaguita. Oh, yung ano, yung bakuna. Bakuna, oh. Bakuna. Nang ikaw ay dumating na bakuna, sasaya na ang tao kapag naturukan mo. Diba? Puro kanta niya, puro kanta ni Sampaguita ito. Ito naman isa, no? Si Balasi. Ano yan, no? Si Balasi? Sino ba sila? Oh, pwede, pwede, oh. Napapanahon, ano? Hindi, ano yan? Parang ano? No si... No si Bak. Huwag ko na ituloy. Sino Bak sila? Abot daw sa 1,184 yung health workers at empleyado ng Philippine General Hospital o PGH. Dami! Ang naturukan ng unang dose ng Sinovac vaccine. Dami! Contra COVID-19, oo. Ito ang sinabi ni Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsalita ng PGH. At bilang ay naitala mula nang magsimula yung COVID-19 vaccine rollout noong Monday. At ngayon, nasa ikaapat na araw na ang COVID-19 vaccination. Sinabi ni Dr. Del Rosario na magkakaalaman daw bi kung darami pa yung mga medical frontliner ng PGH ang magpapabakuna. Na hindi sila takot sa karayom. No, sinabi ni Del Rosario na mula sa 8% ang acceptance ngayon ng mga taga-PGH para sa Sinovac vaccine na coronavac ay umakyat na raw sa 25%. Ang laki! Oo, gayon man, 75% o mayorya pa rin sa medical frontliners at mga tauhan ng PGH ay mas gusto yung bakuna ng AstraZeneca. Pero may ano, di ba? May report na yung bagong variant, mukhang 10% lang ang pwede niya masapul. Yun ngayon ang puzzle. Yun ngayon ang palaisipan. Lumalala eh. Nakaka-invento na ng bakuna, limpik. Tumitira na naman yan. Dati COVID-19 na eh. Oo eh. Ngayon, barya-barya na lang. Barya-barya. Variant na lang. Tsaka hindi pa nakontento sa isa, hindi pa nakontento sa UK variant, may South African variant pa. Kita mo na. Yung alam ko lang nung araw, nung malita ko, si Prince variant. Diba? South African. Pag South African na naman yan, majority naman doon puti, no? Hindi naman itim sa South Africa. May mga puti. Yeah, maraming puti. Correct. Gusto ng mga taga, yung ibang mga taga-PGH, AstraZeneca raw. Gusto AstraZeneca, kaya yung Pfizer. We have the freedom of choice. Kaya, inaantay nila yung supply na inasahang darating mamayang gabi. I'm sure, ikaw, pag tinanong kita, ang gusto mo, Pfizer, di ba? Ilang ka na? 34 years old ka na, di ba? Bata-bata lang ako sa'yo. Yun, malapit-lapit tayong dalaw eh. Wala pa tayong salawal, nagre-report na tayo nung araw eh. May tali naman, yung puruntong. Puruntong yun. Nauna nang nagbigay ang Department of Health o DOH sa Philippine General Hospital ng 1,200 doses ng Sinovac. Pero nadagdagan pa ang, nagdagdag pa yung DOH ng 3,000 doses. Kaya kabuang 4,200 yung nakuha ng PGH na tiyak para sa 2,100 na nababakunahan. Sakto. Dalawang dose kada tutorkan eh. Yeah. Dalawang ano, diba? Yeah, right. So mag-aantabay tayo nung pagdating ng AstraZeneca at saka ng Pfizer. Yung Pfizer. Tingnan natin kung dadami nga talaga mga bumapa-injection. Magpapaturok. Kamusta yung mga damuho? Yung takot sa karayom?
Yan nga. Gusto nila patak lang daw sa dila. Ah, patak ganun? Sa dila yung bakuna. Huwag niya. Takot ang takot sa karayo. Tapos ang lalaki ng katawan. Oo. Takot na takot sa karayo, ang lalaki ng katawan, pag nalasing, mananaksak. Sa patalim, hindi takot. Sa karayo, takot na takot niya. Karimik, balik na muna sa'yo. Alright, thank you. Si Ayo Panko, lunsod ng Maynila, di ba? Medyo nag-ano lang tayo. Light lang tayo. Naku, Diyos ko, talagang kung didibdibin yung problema eh. Ika nga eh, pasensya na po. Makakalba po kayo eh, pag dinibdib nyo po ang problema eh. Di ba? Kaya medyo dapat eh, hinay-hinay lang, ika nga. Oo, ayan, mamaya, tatanungin natin, ano ho ba ang ano? Ang mga bali-balita dito sa... Well, Sinovac, may mga sinasabing minor side effects. Ang AstraZeneca, hindi raw sakop yung bagong variant na yon. How about the other vaccine na mga darating? Hindi ba? Yung pupuntahan ni Secretary Galvez dyan sa India. Naku, sana po magtagumpay yun. I think he will be there until 9 to 12. Tama ba? Alis sila ng Martes, babalik sila ng Biyernes. 4 days halos. 3 days, more than 3 days. Diba? At mga magkakapirmahan na. Itong pupuntahan nila sa India. Tama ba? Sila nagmamanufacture din ng AstraZeneca. Alam nyo kasi, mga gamot na yan, yes. Kumbaga sa kotse yan, ang engineering ng kotse kunyari is German engineering. Pero yan po ina-assemble sa Asian countries. Mga ganon. Pero mga pyesa niyan, ang mga bahagi niyan, made talaga in Germany. Bakit? Mura labor eh. O hindi ba China? Isang damakmakang mga gamit yan na magaganda na mga telepono natin. Mga Apple na yan. To? Mga cellphone. Sus Mario Josep. Yung China yan. Mura labor. Mura home labor. Hindi ba? O, kaya ano eh. Talagang kailangan ho natin na makamit itong inaasam-asam natin. Alam mo, palagay ko riyan, eh, pag nagtagumpay lahat ito, nagmaterialize lahat itong nilalakad ng gobyerno natin, itong 148 na ito, how many are we having now? 45 million ba yung sinabi niya? This year? Hindi na ho masama yun, 50 milyones. Almost, ano? Ano yun? One third ba? One third ng 150. 148 eh. Whatever. Mahina ako sa math. Pasensya na ho kayo. Marami-rami na ho ang mababakunahan doon. But syempre, at the end of the day, huwag mo tayong makikinig doon sa mga, oy, may bakuna na! Buksan na yung mga ano! Buksan na yung mga ganito! Balik na sa eskwela yung mga bata! Anako po, Panginoon ko, yun ang huwag na huwag niyo po rin yung gagawin. Yung ibabalik niya yung mga bata sa ano? Sa eskwela. Huwag po, kuya. Huwag muna. Hindi, konti ang kaso rin eh. Sa lugar na yan, ibalik na yung mga bata. Ito na naman ako, makulit din ako eh, no? Kaya nga ho, konti, walang lumalabas. Hindi ba? I would rather have an alive na anak na kahit kulang sa kaalaman, basta buhay, kesa sa isang matalinong anak na hindi po ba? I hope you will agree with me. Ano ho ba ang problema sa... pinag-uusapan yung length ng bakasyon, yung haba ng enrollment, yung length ng school day. Yeah. I agree, kailangan po ng edukasyon. Pero, in a different situation, iba po dapat. Kaya nga may tinatawag tayong new normal eh. Ibig sabihin, we have to adjust. Pinagpipilitan ng DepEd. Papasukin na yung mga bata. Okay. Lalo na yung DTI. O, di ba? Yun, EDA. MGCQ, buong Pilipinas. Nagbabasa ho ba kayo ng dyaryo? Nag-uusap ba ho kayo ng Okta Research? Alam niyo ho ba nangyayari sa Pasay? Well, sana ho, ha? Panalangin ko rin po. Ang Pasay, makahulagpos na po riyan. Kawawa naman po. No less than the good mayor. Eh, tinamaan din po. But I think he's going strong. That's very good, Mayor Calixto. Gandang umaga po sa mga taga-Pasay. Di ba? Puro business section lang ang binabasa ninyo. Hindi ba? Hindi ko maarok yun eh. Yung ekonomiya bumabagsak. Fine, agree. Marami ho ang walang trabaho. Fine, agree. Papasukin mo yan lahat. Nagkasakit lahat yan. Nang grabe. O, anong gagawin natin ngayon? Hinay-hinay lang. Ang Okta Research, araw-araw halos nagpapa-advise. Hinay-hinay lang. Si
Dr. Rai, di ba? Our good friend Rai ng Octa Research, hinay-hinay lang, pag-aralan muna. Ha? Parang wala ho bang importante sa atin kung hindi kumita? Ewan ko. Sa akin lang ho yan, ha? Pananaw ko lang ho yan. Wala akong kinalaman ng himpilan nito. At again, hindi ho ako nagagaling-galingan. Isusuom nyo yung mga anak ninyo sa eskwela? Alam nyo ba ang mga bata, sa tagal ng panahon na yan ho'y nagbakasyon? Inip na ho yung lumabas. Yung mga bata, kunyari, element or even high school for that matter, or even college. Sa tagal ho ng panahon na yan, ho'y nakulong sa bahay, nagbakasyon. Pag nagkita-kita yan, imagine ninyo anong gagawin yan. Harutan dito, kwentuhan doon, tapikan dito, beso-beso doon. Hindi pa ho tayo nakakahulagpos sa COVID. And yet, meron na ho tayong mga bagong variant. Hindi, buksan na yung mga eskwela. Hindi, buksan na yung mga negosyo. Sabi ko nga, pag nagkasakit kayo, padalhin nyo sa DTI, sa NEDA, tsaka sa DepEd, pagamot nyo ron. Oh, di ba? Hinay-hinay lang ho, makinig ho tayo. I know, bagsak ang ekonomiya. Ano hon sabi ng Pangulo, uulitin ko, buhay para sa hanap buhay, mas, iwas, hugas. Oh. Ilang beses na ho kinontra ng presidente yan. Dahil nakikita niya, hindi pa dapat. Ilang beses na ho kayong hinihikayat ni Senator Bongo, wag muna. Oh, hindi ba? Ang kulit nyo! Babalik po si Big Lima, 10:31. Sorbisyo ng lubos sa 882. Sorbisyo ng lubos sa 882. Balik po tayo, Servicio Lubos, 882, 10:39 in the morning. Pecha 4 po tayo ngayon, March 4, 2021. Ang bilis ng araw, no? Webis na po, no? At ayun, ngayon ho, March 3 doon sa Amerika, tama? Ah, tama, March 3 ngayon sa Amerika. Birthday ni Ermat, birthday na nanay ko. Happy birthday, ma! Alam ko, nakikinig kayo eh, pero alas 11 na ng gabi rin eh. Pero baka si Jenry, baka gising pa yan. O ito, makinig ko kayo. NEDA, DTI, DepEd, makinig ko kayo rito. Makinig. Patuloy yung kanina hong balita to, alas 7 ng umaga, ni Alex Santos at ni Edwin Eusebio. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas. Sana po naman maudlot na po ito at matigil na po ito. Ang pagtaas, DTI, DepEd at NEDA, ha, ng kaso ng COVID-19, no, coronavirus disease, sa Metro Manila, at sa dalawang iba pang regyon ng bansa. Angel Altea de Guzman, Acting Director ng Epidemiology Bureau ng Department of Health, nakitaan kasi nila ng pagtaas ng upward trend ang kaso ng COVID-19 sa NCR, pati na sa Central Visayas at Cordillera Administrative Region. Yun lang. Period. Okay? Pero hindi, buksan daw. I-MGCQ daw ang buong bansa. Buksan ang mga negosyo. Ay, nako. Wag na ho. Si, alam nyo, si Presidente, pag isang beses sinopla na kayo niyan, wag muna. Di ba, na January, abe, o, bubuksan na ang eskwela. Medyo, wag muna. Buti na lang yung Presidente, merong ano eh, mas nananalaytay sa Presidente yung ano eh, pagkalolo, pagkatatay, bago pagka-Presidente. Di ba? Ilang milyon ho anak niya. Di ba? Ilang milyon Pilipino inaalagaan niya. Buti ganun. Oh, kung nakinig to dati, naku po, Diyos ko. Can you imagine? Ito hong paghahalu-haluin niyo yung mga tao. Ngayon ng GCQ, ganito na ho ang trending eh. Papataas ho eh, GCQ yan ha. Alam nyo, nagiging makulit ho ako dahil I for one. Ayoko magkasakit, natural. Nobody wants that. Hindi ba? Hindi ko alam sa ibang mga tao na kailangan tayong pera. Kailangan tayong kumita. Pera. Ayaw mo yan. Wala na yan. Walang COVID. Oh, di ba? Yung mga ganon. Yung mga ganong mentalidad. Ano eh. Hindi ba? Yeah, we know life is short. But you know, we have to make the most of it. Anyway. Magtulungan ho tayo. Pakinggan ho natin. Ayaan na lang natin ng Presidente Dumiscarte. Di ba? Sa kanya po nakaatang yung tungkulin na yan na ano, pangalagaan po ang ating mga mamamayan. Na huwag na huwag tayo, pag sinopla kayo, huwag na kayo umulit. Diba?
Ay, pinag-uusapan, iklian ng bakasyon, habaan ng school year calendar. Na, Nino, saan? Kailan? May pandemya nga eh. Di ba? Nakita niyo ang mga eskwela ngayon? Ang eskwela ngayon na exclusive at ang eskwela na public school, yung mga eskwelang exclusive na yan, magkano tuition fee? Magkano tuition fee? Ha? 100,000. Ang public school, libre. Ano nangyayari ngayon? Pareho tayong learn from home. So anong gastos ng eskwela ron? Hindi ba lugi yung mga taga public school? Yan bang mga private na yan, papayag na taon-taon nga, nagtataas yan eh, ng matrikule. Pero ang bata ngayon, be it public, be it nasa liblib na lugar ka, o nasa kabihasnan ka, nasa exclusive subdivision ka, o nasa squatter area ka, pareho ginagawa ng bata ngayon. Bakit ang taas ng tuition fee sa private school? Ano meron? Anyari? Di ba? 100,000 ang tuition fee. Naku, lalo na sa elementary. Sus, Mariosep. Para kang bonbon, bumibili ng second hand na kotse. Konti na lang, pwede ka nang bumili ng brand new. Sa taas po ng tuition fee. But what are the students doing now? Sa bahay ho sila nag-aaral. Di ba? Ano hong gastos doon? Ano hong kuryente ginagastos ng private school doon? Ano hong tubig ang ginagastos ng private school doon? Ano hong maintenance worker ang ginagastos ng mga private school doon? Equal footing ho sila ngayon, ang mga estudyante. Online learning pareho. Mapa-public ka man, mapa-private. Pero bakit ho hindi nagbawas ng tuition pa yung mga eskwela na yan? Kaya ho nang gagalaiti yung iba, buksan na natin ang eskwela. Baka mapo na kami. Baka masilip kami. Di ba? Equal footing ang mga bata ngayon. Ano ho gasto sa mga exclusive school sa mga bata ngayon? Oh, hindi ba? Alam ka naman, oy, bumili ka ng notebook dito kasi ano ka? Virtual learning ka. Di ba? Online learning ka. Bumili ka uniforme. Kailangan sapatos mo, itim. Ang medyas mo, puti. Kailangan nakakaki ka ng pantalon. Hello? Walang ganun ngayon. Kumikita rin sila ron. Bakit? Ang mahal nun, pag sa eskwela mo binili. Punta kang Kamuning, bili kang tela. Oh. Mga ganun, di ba? Anong ah? Kaya ho nang gagalaiti ho yata yung iba. Hindi ko ho nila lahat. Hindi ko ho nila lahat. Buksan na natin yung eskwela. Wala na tayong takits. Negative na tayo sa nungga. Di ba? Oh, pareho ginagawa ng bata ngayon eh. Ngayon, wala hong ano. Wala pong exclusive public school yun. Pare-pareho ho ang mga bata ngayon. Di ba? Online learning ang ginagawa nila. Oh, ang tangin lamang ho ngayon na mga nasa private school, I'm sure, bibihira po sa kanila ang nawawala ng signal. Yung mga batang may hirap at nasa, you know, lower ano of the society, yan, mayat na, walang signal yan. Talking about the dalawang telcos, patay kang bata ka. Eh, yung mga mayayaman na yan, pwedeng bumili ng mga kung ano-anong gadget yan na ano eh. Di ba? Na pampalit dun sa telco. Eh, kapag ginamit nyo telco, wala kayong matututunan. Lagi kayo walang ano, internet. Di ba? Di ba? Hindi mo na-realize yun, yung mga eskwelang private? Grabe ho ang tuition fee ron. Grabe ho ang matrikula dun. Di ba? Parang bonbon, bumibili ho kayo ng ano. Second hand na mga model 1920 ano. Mga 2012 na model ng kotse. Pwede na yung ano niyo. 2015, makakabili ka nung ano. Pang matrikula mo dun sa eskwela. Na kotse, bonbon. Ganun ho kalaki. Pero ano ho, di ba? Oh, nakatikim kayo ngayon. Nakatikim kayo ngayon na wala kayong ano, oh, di ba? Ika nga eh, wala hong forever, wala hong forever. Kailan kaya madadali mga oil companies, no? Isa pa yun eh. Yun din, oh, next week yan, ano ngayon? Thursday? Every Tuesday yan eh. Ang dahilan ho nila nung huli, dahil daw sa sobrang lamig, kaya nagtaas ng presyo ng gasolina. O ano ngayon ang katwiran nila, magtataas next week. Dahil sa sobrang init, magtataas ho tayo ng presyo ng gasolina. Summer eh. Di ba? Di ba? Dahil po sa sobrang lamig, magtataas. Bakit ho? Tumitigas ho ba yung gasolina? Nagyayelo, tas tutunawin sa makina, kaya mahal? Oh, next month, baka mag-summer na. Kailangan po tayong magtaas ng presyo ng gasolina dahil po sa sobrang init ng panahon.
Hindi ba? Patay tayo dyan. Wala akong lusot eh. Tapos after summer, kailangan po tayo magtaas ng presyo ng gasolina dahil po sa baka magpasok na yung face-to-face classes. Di ba? Wala. Yun dapat yun. Mapo na rin yun eh. Hindi ko alam bakit ano. Hindi matibag-tibag yun, yung mga oil companies. Grabe, no? Magkano yung huli? 95 ba? 110, 120. The other week, parang ganun din, no? 80, 90, eh, no? Nakailan na? Tatlo bang sunod? O, pang-apat yan, babanat yan ng ano? Rollback. 5 centimos. Babanat ng rollback yan, 5. Para naman may konsuelo de bobo kayo. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung nagkakaroon tayo ng pork holiday, di tayo magkaroon minsan ng fuel holiday. Di ba? No? Kaso walang masakyan, eh. Kakaawa nga ho yung ano eh. Uy, by the way, kaninang umaga ho, papasok ako rito. Boss, may nakasabay akong pampasaherong jeep. Kinunan ko yung plate number. Mahaba yung jeep niya eh. Grabe yung kanyang tugtog. As in, super lakas. Super lakas. Pinarada ako sa tabi, tinitingnan ko yung mga pasahero. Sabi ko sa pasahero, sabi ko yung pan-driver niya, ang bingi. Ang lakas! Meron pa palang ganun, Pasig ang biyahe. I don't know kung Pasig recto yun or ano. Hindi ko nakunan yung ano eh. Pero yung plate number nakunan ko. Pinarahan ko yung isang enforcer, babae. Umuo lang. Sabi ko, sitahin mo yung jeep na yon. Naririnig mo ba yung tugtog? Oo. Tinignan ko sa side view mirror, hindi hinuli. Pasig ang biyahe nun. May ganun pa pala. Tapos yung tugtog niya, hindi ko maintindihan mo. Hindi ko maintindihan yung tugtog niya. Hindi bali kung mga Johnny Mathis, mga Matt Monroe. Naaawa ako dun sa mga pasero. Kanina ho, kaninang umaga, mga bandang mga 7:40. Dito, sa Show Boulevard. Papunta ako rito sa opisina. May ganun pala. Kawawa ho yung pasero nun. Paano yung pag nagpara ka? Para, mama. Tapos matanda ka. Mama, para ho. Paano pa para yun? Baka magalit pa sa'yo. Hindi naman ho kayo nagsabing bababa kayo eh. Tatlong araw na ho ako nagsasabing para, hindi nyo ho ako kasi marinig. Ang lakas yung radyo nyo. Ganun. Grabe. Sarado yung bintana ako. Pumapasok. Hindi ko maintindihan yung binabalita ni Edwin tsaka ni Alex kanina sa sobrang lakas yung tugtog niya. Nung jeepney driver na yun, kaisa-isa lang siya. Yung mga katabi kong kotse, nag-iilingan eh. May problema yung driver na yun. May problema yun. Baka mamaya yun, ganun kalakas yung radyo niya kasi nakaano siya, headset. May kausap siya sa telepono. Ah, may diferensya ka, boy. Patingin ka, boy. Diba? Yun lang ho. Sana po yung mga traffic enforcer si tahin din. Tapos yung mga traffic enforcer, dito sa Show Boulevard, kahit sa Espanya, yun pong galing kayo ng UST, tatawid kayo ng Espanya, papunta nagtahan. Yun hong stoplight doon, kung papunta kayo nagtahan, crossing Espanya, 30 seconds lang. Eh, there are times na yung lakson, yung gilid ng UST, napupuno ho yun, humahaba yun ang gandapitan. Meron traffic enforcer doon na kung ilan, MTPB, Boss Dennis Biyahe, baka nakikinig ka. Ang sinasabi ko, gawing manual pagpunuan. Diba? Batakin mo. Pwede naman yun eh. Kunyari, konti lang yun. Pag umaga, konti ho ang papuntang Quezon City. So, pwede maghintay for a while yun. Yung sa Lacson, crossing Espanya, going to Nagtahan, i-manual mo, batakin mo, ang tawag doon, batakin mo, para hindi mag-clog. Hindi, sinusunod 30 seconds, binilang ko minsan mga 12 kotse ang nakatawid, 15. Tapos yung Espanya, wala na hong dumada, napakatagal lang go. Same thing dito po, sa Show Boulevard. Anong kalihan? Yung sa may mall? Yung kaliwaan, yung may arko? Ang tagal din ang stoplight doon. May traffic enforcer. Hindi naman kandidato, kaway ng kaway. Hindi naman kandidato. Ganon ang ganon, no, Edwin, no? Sabi ko, yung... Ano yung ganon? Yung ganon? Gumano ka, yes, bagay sa'yo. Oh, pwede. Okay na, nasa linya na natin. Sige, may oras pa tayo. Doktora, magandang umaga po. Si Biklima, suki! Doktora? Nawala, si Doktora. Si Doktora... Hello. Nako, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Miss na miss ko na po kayo. Magandang umaga na. Pasensya na. Nasa webinar sa Bayet. Oo nga. Alam ko, busy ko. Doktora, diretsahin ko na ho kayo. Yung AstraZeneca raw, 10% lang. Doon sa variant. Oo. Paano yun? Nakakalungkot naman yun.
10% sa South Africa nung ginawa yung study. Kung saan, nung time na nabakunahan sila, umiikot yung variant 90% of the cases. Kaya 10% lang ang hindi variant. Kaya yan yung vaccine efficacy nila. Now, sa Pilipinas, hindi pa natin alam ano magiging epekto niyan. Although meron na tayong 6 na report, no? So dapat talaga, na-contain natin yan para hindi na po dumami. Oho. Pero pwede pa yung ating bakuna. Pwede pa po yun. O pwede pa yun. Huwag mawala ng pag-asa. Ay, hindi. Saka hindi pa dominant yung variant sa ate. Kaya nga dapat mag-ingat tayo lalo. Oo nga. At ano, yung ma-contain. Huwag hindi mag-spread yan. Oo nga. Ibig sabihin, of course, continue natin yung health protocol, ano? Yung mas hugas iwas. Continue talaga yan. Walang ano yun. Dapat mawala. Hindi pwede. Walang kagatol-gatol yun. Sabi nga ni Presidente, mas hugas iwas. So it doesn't matter. I mean, pag naging available ang AstraZeneca, pwede na ako magpabakuna. Pwede ka na magpabakuna. Pwede na. As soon as possible. Para uunahan natin ang virus. That's what I'm saying. Okay. Yes, malinaw po yun. Mm-mm. Kasi nakikipagkarera tayo sa time, nakikipagkarera tayo sa variant eh, di ba? Yan ang tamang words dyan po. Oo. We are running against time and we are running against variant. Yes, precisely. Oh, now, dito, sa Sinovac. Well, ngayon, it's a good thing. Dumadami na may gusto sa Sinovac. Dati ayaw. Dahil 50.4 lang daw ang efficacy. Oh, what can you say of Sinovac? Ilang beses ko na sir in-explain yan eh. Oo nga yan, eh. Sabihin ko sa inyo, ako'y nagpabakuna ng Sinovac no March 2. Wow! Okay naman ako. Yung buti na sabi nyo. Yan. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi sabihin nagpapamidya kasi shy kayo may. Pero sinasabi ko sa inyo, wala po ako naramdaman kundi mild pain at the injection site. Siyempre. Ngayon, 2 days after, okay naman po ako. Oo. Ay, lahat po naman po ng bakuna, may ano eh. May, si ano nga, si Dr. Herbosa, nilagnat eh. Diba sinabi niya? Nagkaroon siya ng sinat. Ah, talaga? Inimiksyon na kayo, doktora? Yes. Sinovac? Oh. Wow. Eh, ako ay high risk for severe COVID. So, kailangan ko pabakunahan agad. Oo. Yun nga eh. Kaya lang ako'y over 59 na. Kaya wala, naghihintay pa ako ng ano. Ako'y bakuna na. Ha? Sign ka waiver. Magsasign ka ng waiver. Ah, pwede yun? Oo, ako nagsign ng waiver. Ah, okay. If I'm over 59 and I want the Sinovac, magsasign ako ng waiver. Yes po. So, ibig sabihin, if you're a doctor and you had Sinovac, ang nakikita nyo, walang problema yun. Wala. Okay. Kasi kulang lang po yung datos ng Brazil sa elderly. Pero wala naman po datos na masama sa elderly. Kulang lang po. Dadagdagan pa yung mga participants doon sa group na yon na elderly. So, dadating po yun. Pag tumating yung information, baka mabago po ang ating FDA na rekomendasyon. Oo. Kayo ho, may pinirma ang waiver? Opo. Wow. Kasi 60 plus na ako. hindi ko tinatanong yun. Kala ko naman 35 lang kayo, pambira. Ganyan ka. Ah, ganun. Okay, kailangan yata. Tawagan ko kayo. Kailangan tawagan. Ah, ganun. Kailangan ng... Of course, unahin natin ang medical frontliners. Unahin natin, hindi ba? Okay naman. Medical naman ako. I know. Walang problema yun. Hindi, tsaka sabi nga nila, once na yan in-approve ng FDA, alam nyo, inuulit-ulit ko to sa inyo, gagaya nga nang sabi ko dati, para makainganyo pa tayo ng tao. Di ba? Para matapos na yan, makonsume na yung Sinovac, may paparating pa, makarating na ho sa publiko. Yun ang gusto kong mangyari. Sakto mag-umpisa na nag-build up tayo ng immunity. Kung delay tayo ng delay, makakailan na. Ito na si Barya. Oo nga eh. Di ba, kailangan natin 60%. I think ang target po ng kanina na interview ko Secretary Carlito Galvez, baka, first quarter of next year, baka ako, Secretary, baka kayang within this year para maganda-ganda Disyembre natin, yung 70%. Yung, sana po. Di ba? Kaya po. Kung maiinganyo natin ang mga tao, mapapabilis, ma'am, right? Yes. Yun ang importante, mapabilis ang vaccination. Oo, tigilan muna yung politika. Pag-iiniksyonan ko yung mga namumulitika na yan eh. Diba? Sus, Mario. Okay pa.
Okay, doktora, you stay safe. So, uulitin, tatawag ako ulit sa inyo, ha? Kayo rin po. Opo, thank salamat po. Si ang ating doktorang Italiano, si Gloriani. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Si Doktora Gloriani, suki po natin yan. Ah, pwede pala yun. Now she gave me an idea. Pwede nga, no? Kaya pala si Edwin, may pinipirma ang waiver kanina. May pinatawag sa principal office yan eh. Yun ang waiver na pinipirmaan niya. Hindi ba? Ah, okay, okay. Pero hindi, pag-iisipan pa rin natin. Pero syempre, mauna muna yung medical frontliner. Ah, okay. Hindi ko alam yun, ha? Yung pwedeng waiver. Okay, dahil si doktora rin pala, 30 years old, kaya nag-waiver siya. Okay. Naku, at least ang aking ina, nainig siya ng kahapon yun. Tama ba? Ah, hindi, kaninang umaga. At rest ngayon sa kanila eh. So, kaninang umaga, alas 11 na ng hating gabi ron, ng gabi. Kaninang umaga siya ininiksyonan, 11 ng umaga. Ang aking ina na nagbe-birthday ngayon doon. Ayun, hindi ba? So, sige, sana nga. We need 148, 150, up to 160 million doses of vaccine. Yan po'y sobra-sobra na palagay ko sa 70% na herd immunity. Diba? So sana po. O tayo ho'y magiging makulit dito. Itulak po natin. And of course, marami ho tayong dapat katulungin dito. Yun hong mga official ho natin ng gobyerno na nagnanais po na talagang matapos na itong problemang ito. Again, maraming, hindi po ako magsasawang pasalamatan kayo. Hindi ba? Yung IATF, sila Secretary Vince, kasi sila ho yung ano eh. Tsaka na ho tayo magsilipan kung ano yung mga sinasabi ho ng iba rin. Di ba? Mamaya ho, malalaman natin. Sana one of these days, ma-interview natin Senador Bongo. Malaman natin yung mga pasikot-sikot. Kung tutusin mo, si Senator Bongo, napakaraming trabaho eh. Last week, nabasa ko sa diary, ini-urge siya DA, babaan ang price ceiling ng pork. Ngayon, ang busy-busy, bakuna. Okay lang ho siguro yung pork, Senador. Doon muna tayo sa bakuna. Kailangan po kayo dyan. Senator Bongo, Secretary Galvez, please, help us. Please, let us help ourselves. Magandang umaga po. Ako po si Big Lima. God bless the Philippines. God bless us. Servisyo mo lubos sa 8-8-2.